We all care for the environment. Mas nakahiligan ko ang magtanim ng mga punong kahoy. So today, ipapakita namin sa inyo paano magkolekta ng wild links na pwedeng itanim sa mga restoration sites, bakanting lote o di kaya sa inyong bakuran. Ilan sa mga native trees na madaling patubuin ay alim, binunga, lagnob, nara, igyo at talisay. Kadalasan natin silang nakikita at sila'y tinatawag na pioneer species, mga unang tumutubo sa lugar na minsan nang na-disturb. Ang earthballing technique ay isang pamamaraan ng transplanting na ginagawa ng wasto at pag-iingat. Isa ito sa mga method na ginagamit sa Ali Carbon Forest Davao para i-restore ang mahigit 10 hektaryang grassland. Ito'y madaling gawin na pwede rin gayahin sa bahay. Una, i-secure ang magiging temporary pot na makukuliktang wildlings, pwedeng mga pet bottles, sako, or plastic bag. Dito sa Carbon Forest, we use banana sheet or bunny. We prepare ahead bago mangulikta ng wildlings. Using 2-cut part of banana sheet, at least 60 cm long, i-cross over, tubiin ang lahat na sides gaya nito, at talian. Yan, tayo'y handa na sa pangungulikta ng wildlings. May dalawang paraan sa pagkulikta ng wildlings. Una, yung tinatawag na wildling rescue. Ang pagkuha sa wildling bago tuluyang i-develop ang lugar. Pangalawa, sa mga malapit na forest. Pagkulikta ng wildlings, kailangan natin ng pala, pangsukat, bolo at banana sheet. Pero ngayon, sa Carbon Forest, ibubull out natin itong alim na may taas na 60 cm or 2 feet. Bago yan, linisan muna natin ang paligid nitong alim. Mag-umpisang magmarka sa huhukayin ng mga 15 to 20 cm radius para ma-secure natin ang entire root system ng puno. Then, you can start digging sa minarkahan hanggang tuluyan mo nang makuha ang earth ball. At dahan-dahang iangat gamit ang pala. Pwedeng bawasan ng lupa saktong kasya sa prepared pot. Dagdagan ng lupa pag nailagay na sa banana sheet. And there you go, your collected wildlings.